Magandang hapon po. Live pa rin po tayo mula rito sa London, United Kingdom. Isang araw matapos ang makasaysayang koronasyon ni na King Charles III at Queen Camilla. At patuloy pa rin ang pagtutok natin sa iba pang balita gaya ng COVID-19. Ngayong hindi na yan itinuturing na global health emergency, posibleng mahinto na raw ang pagdodonate ng mga COVID vaccine sa ilang bansa tulad ng Pilipinas. At nakatutok si Dano Tingkungko. May COVID pandemic pa rin kahit hindi na ito global health emergency ayon sa World Health Organization. Sabi ni Iloilo Representative Janet Garin na dating health secretary, sa pag-alis daw ng global health emergency, hindi na magdodonate ng bakuna sa may hirap na bansa tulad ng Pilipinas. Kaya dapat anyang gawing mabilis at madali ng gobyerno ang pamamahagi ng COVID vaccines. But each country will have to be self-sufficient. Kaya maapektuhan ito kapag ang gagawin ng ating Department of Health ay dumipende sa mga donasyon. Mungkahin ni dating Health Secretary at dating IATF Chairperson Francisco Duque III, dapat pag-aralan na ng gobyerno ang pagbibigay ng COVID vaccine subsidy. Pag-aralan na ng DOH na i-subsidize na lamang itong bakuna para sa mga mahihirap. Doon naman who can afford these vaccines, eh dapat ang mga vaccine manufacturing companies mag-apply na sila for a certificate of product registration. Sa isa namang pahayag, iminungkahi ni Senator Chiz Escudero na panahon ng i-declassify o isapubliko at masiyasat kung paano ginamit ang pondo ng gobyerno sa procurement ng mga bakuna. Sabi ng senador, hindi raw maaaring magtago pa ang gobyerno sa non-disclosure agreement na pinirmahan nito sa mga vaccine manufacturer. Tugon ni Duque. Sagot naman yan doon sa Senate hearing na alala ninyo na nagpaliwanag ang Department of Finance. At hindi na nga issue yung NDA kasi nga ibinigay na ng Department of Health yung mga contract, yung procurement contracts sa Commission on Audit. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng DOH. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas. Ang grande at punong-puno ng tradisyon ang naging koronasyon ni na King Charles III at Queen Camilla kahapon. At kabilang sa mga dumalo, si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at UK. Balikan po natin ang makasaysayang seremonya sa report na ito. Lula ng Diamond Jubilee Coach mula sa Buckingham Palace, kalahating oras tumagal ang paghatid kina King Charles III at Queen Camilla sa Westminster Abbey. Ang seremonya ng koronasyon, isa ring ritual para sa Church of England na pinamumunuan din ng reigning monarch. Nanupa si Charles na itataguyod ang simbahan at ang United Kingdom. So help me God. Sa likod ng mga tabing, inanoint o binasbasan siya ng mga langis. Inalayan ang mga regalya na may iba't ibang simbolo ng kanyang pagiging hari. At ang pinakamahalagang bahagi ng seremonya, ang pagputong sa kanya ng Archbishop of Canterbury ng St. Edward's Crown. Ang unang nanumpa ng katapatan sa kanya, ang anak na si Prince William. Sunod na kinoronahan si Queen Camilla, ipinutong sa kanya ang korona ni Queen Mary. Kasama sa prosesyon ng seremonya ang pangalin na apo ni King Charles na si Prince George. Saksi rin sa coronation sina Catherine, Princess of Wales, at mga anak na sina Princess Charlotte at Prince Louis. Marami pa nga ang natuwa sa tila twinning na headdress nina Princess Catherine at Charlotte. Dumalo rin si Prince Harry ngunit hindi siya nakapwesto kahilera ang kanyang kapatid. Ilang world leader din ang nasa koronasyon kabilang sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos. Pagkatapos ng koronasyon, sumakay ng Gold State Coach sina King Charles at Queen Camilla. Inihatid sila ng malaking military procession pabalik ng Buckingham Palace. Kahit maulan, libo-libo pa rin ang dumagsa sa The Mall para sa pagdungaw ng bagong hari at reyna. Hindi sila nabigo. Mula sa balcony ng Buckingham Palace, kumaway sa publiko sina Charles, Camilla at mga miyembro ng royal family. Kapansin-pansing wala sa kanila si Prince Harry. Sinaksihan nila at namadla ang royal flypast bilang pagpupugay kina King Charles at Queen Camilla. Labing isang panukala ang idinagdag sa priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. At kabilang dyan ang Maharlika Investment Fund. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, aprobado ni Pangulo Marcos na gawing prioridad ng mga ito para raw matugunan ang mga pangunahing issue tulad ng public health, job creation,
at paglago na ekonomiya. Tutukan daw ang mga ito sa pagbabalik sesyon ng Kongreso bukas. Kasama rin sa priority bills ang panukala tungkol sa AFP fixed term, pag-amyenda sa Universal Healthcare, Bureau of Immigration Modernization at Build Program. Target na ipasa ang 8 sa orihinal na 31 priority bills ng LEDAC sa pagtatapos ng sesyon ng Kamara sa June 2. Mga kapuso, mahigit 100,000 piso ang nakuha mula sa isang scam online na ang modus ay bibigyan ka ng isang task o trabaho kapalit ng mas malaking tubo. Pero kailangan mo magbigay ng pera. Nakatutok si JP Soriano. Ang BPO worker na si Maui nakatanggap ng mensahe sa isang messaging app mula sa isang nagpakilalang Lorraine na nag-aalok ng part-time job at agarang kita mula sa mga ipapagawang task o utos. Ang gagawin lang, mag-like ng ipapadalang video mula sa isang social media platform. Pag naging part ka na lang team nila, i-add ka dun sa isang task group. So for every video, meron yung corresponding 50 pesos na sinesend nila right away sa'yo. Di bababa sa 4 na video at photo ang na-like at view raw ni Maui, kaya nakatanggap siya ng 300 piso. Pero matapos kumita ni Maui sa mga na-like niyang video, agad siyang inalok ng kanyang kausap ng ibang task kung saan mas malaki raw ang tubo pero may puhunan. Kinagat niya ang alok kung saan ang sunod na patrabaho ay prepaid merchant task. Nag-invest si Maui ng 1,000 piso. Bumalik din daw ito sa kanya at may 10% commission pa. Matapos mainganyo sa balik ng kita, mahigit 100,000 piso ang kabuang idineposit ni Maui sa magkakahiwalay na araw. Pero nang mag-follow up si Maui tungkol sa naipadalang mas malaking investment, kung ano-ano na raw ang idinahilan ng kanyang kausap, humirit pa raw ng karagdagang pera bilang security deposit para raw ma-release ng buo ang ipinuhunan. Hindi na ako pumayag. Kumbaga, I really persuaded them na ibalik yung pera. Out of nowhere, sinabi nila na you have to complete this task before we issue a refund. So, kahit anong pag-i-insist ko, hindi talaga nila binabalik. Hindi na raw makontak ni Maui ang kausap at binlock na rin siya sa kanilang GC. Saka napagtanto ni Maui na biktima na pala siya ng tinatawag na tasking scam. Nagsumbong sa anti-cybercrime team sa Eastern Police District si Maui, kalakip ang mga resibo sa mga money transfer na ginawa niya. Wala pang tugon ang PNP anti-cybercrime group kaugnay sa tasking scam. Pero dati nang sinasabi ng mga otoridad na mag-ingat sa mga nag-aalok sa social media, lalo na kung may pera nang hinihingi. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, ilang Pilipino na may ambag sa kanilang komunidad dito sa United Kingdom ang inimbitahan sa koronasyon ni King Charles III at Queen Camilla. Kilalanin natin sa report na ito. Si Cherry Romano, ang Filipina Nurse at British Empire Medal Awardee mula sa Surrey, England, kabilang sa mga inibitahan ni King Charles III at Queen Camilla sa kanilang coronation. Mula sa kanyang pwesto sa Westminster Abbey, malapit ang nakita ni Cherry sina King Charles III at Queen Camilla, pati na iba pang miyembro ng royal family. It really feels magical, really. Para ka talagang nasa kingdom. As you know, wala naman tayong kings and queens sa Philippines, no? Tuwang-tuwa si Cherry dahil napansin siya ni King Charles. Tumitingin sila sa lahat. Yeah. Kasi siguro kakaiba ako doon, ano, sa mga katabi ko. So, yeah, the king have glanced at me and we nod each other. Labis din niyang ikinatuwa ang masilayan ng ibang miyembro ng royal family. Princess Kate, she is really, really people's princess. Beautiful face, you know, charming looks. She's got everything. Madaling araw pa lang bumiyahe na pa London si Cherry, suot ang kanyang Filipiniana gown na pinasadya pa niya sa Pilipinas. First come, first serve daw kasi ang seating, kaya ayaw niya mahuli. At sulit naman daw ang pagising na maaga dahil nakapagpa-picture siya sa ilang mga celebrity at VIP tulad din na Katy Perry at Lionel Richie. Okay.
Maliban kay Cherry Romano, mapalad ding naimbitahan sa coronation ang Filipina na si Sam Makutay, isang nurse mula sa Gloucestershire na British Empire Medal Awardee din. At hanggang ngayon ay hindi pa nga rin daw makapaniwala si Sam na kabilang siya sa mga naimbitahan sa coronation. At kanina ipinakita pa sa amin ni Sam ang nakuha niyang souvenir program na kumbaga parang misalet, no, doon sa seremonya kahapon, at talagang pinapahalagahan daw niya ito, pati na ang aktwal na imbitasyon at ang kanyang ticket para makapasok doon. At sabi nga ni Sam, umaasa siya sa mas makabagong monarkiya ngayong si King Charles III na ang nakaupo sa trono. Magandang hapon mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kilo-kilo mga pinatuyong seahorse na kumpiska sa Zamboanga City. Bakit kaya may mga nangangahas na manghuni at magbenta sa mga nakakaawang nilalang ng karagatan? Nasa bat nito lamang nakaraang linggo sa Zamboanga International Airport ang tatlong kaong ito nang buksan. Dito tumambad ang mahigit 46 kilos ng pinatuyong seahorse na ang halaga tinatayang nasa 600,000 pesos. Dumaan dun sa x-ray machine natin, nakita po yung laman ng tatlong box. Pinaniniwala ang gagamitin ang mga dapat sana'y ipupustit na dried seahorse bilang gamot at aphrodisiac. Kuya Kim, isda po ba ang mga seahorse? Kuya Kim, ano na? Kaya seahorse ang tawag sa seahorse dahil pag nakita natin ang ulo nito, katulad ng ulo ng kabayo. Kakaiba man ang itsura nito, ang seahorse ay kapamilya nila. Kakaiba din ang seahorse dahil ang mga lalaking seahorse ang nagdadalang tao. Pag sila ay nagme-mate, dinideposit ang mga babaeng seahorse ang mga itlog dito sa pouch ng tiyan ng lalaking seahorse, at ito ang nagdadala ng mga itlog at ng mga anak hanggang full term. Hindi naman sila actually nabubuntis, pero binibigay ng babaeng seahorse yung eggs niya sa lalaki upang ma-free up yung oras ng babaeng seahorse to lay more and more eggs within herself. Ang mga seahorse loyal sa kanilang partner o mate. Ang mga seahorse mate ay magsasama-sama sa buong mating season. May ibang species naman ng seahorse na hindi magpapalit ng mate. Kung sino ang kanilang mate sa season na ito, siya rin ang pipiliin nila sa mga susunod pang breeding season. Sana all! Samantala, ang PNP at BFAR Region 9 patuloy ang pag-imbestiga para matukoy ang nasa likod ng illegal seahorse trade. Definitely, lahat ang mga seahorses, bawal na po yan, ban na po yan. All of our seahorse species are endangered and protected under CITES. Pero pamilyar ba kayo sa isdang malapit daw na kamag-anak ng mga seahorse at tila hawig di umano sa isang maalamat na nilalang? Isa sa malapit na kamag-anak ng mga seahorse sa mga Picodorus equus o sea dragon. Endemic sa katubigan ng South at East Australia, ang naturang isda ay napapalibutan ng mga leaf-like structure na ginagamit nito para mag-camouflage sa mga seaweed. At gaya ng mga seahorse, ang mga lalaki sea dragon ang responsable sa karga ng mga eggs. Pero sa halip na sa isang pouch na dinideposit ng mga babaeng sea dragon ang mga itlog, sa isang patch sa buntot ng lalaki kapag sila ay nagme-mate. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot po kayo, 24 oras. Intense and challenging daw para kay Martin Del Rosario ang karakter niyang si Prince Sardos ng Voltes 5 Legacy. Pero bago raw siya kainisan, alamin muna kung ano ang hugot ng kanyang karakter. Narito ang aking exclusive chika. Isa sa pinakamasamang nilalang ang gustong sumira at sumakop sa planetang Earth. Yan si Prince Sardos, played by Kapuso star Martin Del Rosario. Isa na raw ito sa pinaka-challenging role ni Martin. Hindi naman siya yung talagang pinanganak ng evil. Parang pag naintindihan mo yung background niya, kaya lang naman siya naging insecure kasi parang kailangan may lagi siyang pinapatunayan na magaling siya. Kasi ang totoo naman, ang gusto niya acceptance na hindi niya makuha-kuha. Struggle is real din daw sa kanyang mabusising costume. Sa physical side muna, let's talk about the physicality. Kasi may sungay ka dito eh, di ba? Parang, tsaka grabe yung costume mo dito eh. Mahirap yung costume kasi una, layer-layer siya, mainit. Mainit talaga siya. Kunwari, isang fight scene lang yung kukunan, yung pawis ko talaga tagaktak hanggang loob. Kasi ang daming nakasuot sa'yo, mga bakal-bakal, mga ganyan, and yung horns, kinakabit lang yan, kinakabit din yung horns. Gayunman, game na game na sumabak si Martin sa intense fight scene. Gaano ba ka-intense yung fight scenes mo dito? Intense, tsaka marami. May mga times na kailangan pa ng harness. Yung mga ginagamit namin props, although hindi siya totoo,
medyo mabigat siya. So pag tumama talaga sa co-actor mo. Was there a time na merong one time na yung swords namin ni Miguel, kunwari ako ito, ito yung kay Miguel, pagka slide namin ganyan sa forehead, nagkagasgas siya. Hindi naman kayo kakapikunan sa ganun. Hindi naman, parang siyempre nag-apologize ako kay Miguel. And kay Miguel, si Miguel sobrang mabait yun and wala sa kanya, no big deal. Usap-usapan ngayon sa social media ang naranasan umano ng isang OFW na pangingikil sa check-in counter ng isang airline. Ang bayad niya raw kasi sa overbaggage fee, ipinauhulog umano sa isang bank account na isinulat sa tissue. Tinutukan niya ni Bon Aquino. Nang palis na pa Thailand ang OFW teacher na si Mary Claire Reyes noong Webes, sinabihan siya ng check-in counter agent ng Philippine Airlines sa NAIA Terminal 2 na suspendido ang kanyang 2 PM flight. Inilipat daw siya noon sa ibang flight. At nang tinimbang ang kanyang mga bagahe, sumobra ng 12 kilos sa 30 kilos na allowed baggage na sabi niya ibabayaran na lang niya. Sabi niya, ma'am, okay lang na magbayad kayo ng ganitong halaga. Ipinakita niya sa akin yung phone niya. Nakita ko na lang 11K. Ako sabi ko, ha? 11K? Sabi ko, ang kaya ko lang ay 5K. Doon na raw siya inabutan ng tissue ng check-in agent. Inabot niya yung boarding pass sa akin. Sabi niya, sa likod ng boarding pass, may tissue. Dito niyo na lang po ilagay sa account ko. Kahit hindi pa niya binabayaran ng umano'y over baggage fee, pinayagan daw siya ng check-in agent na makapasok sa immigration area. Pero hindi raw siya tinantanan kahit nasa boarding gate na siya. Sabi ko, pwedeng 2K na lang. Tapos isabi, ma'am, teka lang, tatawagan ko yung supervisor ko kasi ako yung pagagalitan. Sabay, lapit niya, kasama yung phone niya, sabi niya, palabasin ko na lang po. Pinarinig niya sa akin. Napalalabasin niya ako. Yung sabi ko, ha? Palalabasin mo ako. May nakarinig sa amin, yung mga pasahero. Then sabi niya, okay ma'am, wait lang. Pupuntahan ko yung supervisor. Hindi na raw bumalik ang check-in agent hanggang sa nakasakay na siya ng eroplano. Hindi rin daw niya binayaran ang over baggage fee. Sa mga OFW na katulad ko, maging aware, alamin kung anong mga karapatan natin. Yung mga proseso na paano mo babayaran, hindi basta sa tissue lang. Ang Philippine Airlines nag-iimbestiga na at inilagay muna sa preventive suspension ng check-in agent. Nakipag-ugnayan na rin sila sa employer ng check-in agent na kanilang service provider. Tinitiyak din daw nilang hindi kinukonsinte ang ganitong aktibidad. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino nakatutok, 24 oras. Excited na si Vic Soto sa kanyang upcoming sitcom na Open 24/7 dito sa GMA. Kasama niya rito sina Maha Salvador at Wally Bayola. Matipid naman ang pahayag ni Bossing tungkol sa mga pinagdaraanan ngayon ng Itbulaga. Pero tiniyak niyang mananatili ang programa at hindi pa siya magre-retiro. Sa isa lang masasabi ko, Itbulaga is here to stay. Marami pa akong matutulungan, marami pa akong may entertain. So, retirement is very... Oh, thank you. Viral ngayon online ang kakaibang PTA meeting sa isang eskwelahan sa Misamis Occidental. Si Teacher Jeric Maribao may pabigas sa magulang ng kanyang mga estudyante. Nakasanayan na raw ni Teacher Jeric na gawing kakaiba ang mga meeting. Lagi rin siyang namimigay ng regalo at tulong gamit ang kita niya sa pagvo-vlog at mga donasyon. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong araw ng Linggo, live mula rito sa London, United Kingdom, mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.